It's time for DJ Rocky's Secret Files. Nakaka-sex ko ang kambal ng boyfriend ko. Ako si Ashley, 23 years old. At ito ang secret file ko. Si Jed, boyfriend ko, 25 years old. Magtatatlong taon na kami sa June this year. Meron siyang twin brother, kambal. Si Jev, identical sila. As in, it's difficult to tell them apart sa sobrang magkamukha nila. Yung features nila sa mukha, height, pangangatawan, and even sa pormahan, all the same. Kaya sometimes, napagkakamalan kong si Jev ang boyfriend ko. So, this happened December last year. Umuwi si mommy kasama yung dalawang older brother ko sa province namin, sa Nueva Ecija. My father is resting na in heaven, so kami-kami na lang. Tatlo kaming magkakapatid at bunso ako. Hindi ako sumama kasi bago lang ako sa work ko sa Taguig. Hiya naman ako, diba, na umabsent. So, since mag-isa lang ako sa bahay dahil umalis nga sila, I asked my boyfriend if I can stay at their house. Dalawang sakay galing sa amin, papunta sa kanila. Kaya nagpasundo na lang ako sa kanya since may sasakyan naman siya. Open ang relationship namin, both sides. At nagsabi din ako sa mom ko na I'll be staying at Jed's house until bumalik sila. Yung parents naman ni Jed is currently on vacation sa Australia at silang tatlo lang ng kapatid niya ang naiwan sa bahay nila. Ang panganay nila, babae. Pangalawa si Jev at bunso si Jed. Isang minuto ang tanda ni Jev kay Jed. Magna-9 na kami nang makarating sa bahay nila. At walang tao. Jev said na yung ate niya daw nasa isang business trip sa Rizal. At si Jev daw nasa work pa. Since kami lang yung nasa bahay, alam na this. We were about to have sex. Yung tipong nakapatong na siya sa akin. Tapos, gumagawa na kami ng milagro. As in, L na L na ako dahil sa foreplay na ginagawa namin. Nang biglang tumawag ang ate niya. Ang sabi ko, wag na niyang sagutin. Kasi alam kong may iuutos yun. But sadly, hindi siya nakinig and still, he answered the call. Of course, kasi takot siya dun sa ate Sherry niya.
So yung ate niyang yun, nagpapasundo. Nasa tanay yung ate niya at dahil wala daw masakyan, dahil kasagsagan ng lakas ng ulan na parang may bagyo pa, nagpapasundo na lang. O diba? Pabitin. I knew it. Something like that is going to happen. At nagmamadali na daw umuwi yung ate niya. So kailangan niya na daw magmadali papunta doon. At ayun. Nabitin ako. Hindi niya na tinuloy kung ano man yung dapat naming gawin. Sabi niya, babawi na lang daw siya pag uwi niya. So hinayaan ko na lang. Sabi ko sa kanya, itutulog ko na lang para mawala itong nararamdaman ko. Sira ulo kasi siya. Naalimpungatan ako nang bumukas at sumara yung pinto ng kwarto ni Jed. Akala ko dumating na siya. So I called out, Jed? Nakapatay kasi yung ilaw sa kwarto kaya sobrang dilim. Pero, ang sumagot sa akin ay isang mainit na katawan na yumakap ng mahigpit sa akin at amoy alak na hininga. Napabalikwas ako ng bangon at binuksan yung lampshade sa gilid ng kama. Si Jeff. You scared the hell out of me, Jeff? I said to him. But he didn't reply. Inopen ko yung phone ko at binasa ko yung message ni Jed. Nasa bandang Morong pa lang daw siya noon. Sinin ko lang. Actually, nanggigigil pa rin ako at masama pa rin yung loob ko sa pambibitin niya kanina. So unconsciously, humiga ako sa kama. At bigla na naman akong niyakap ni Jeff. Ang init ng katawan niya. Nakapulupot yung braso niya sa bewang ko. At kaya pala, init na init ako sa katawan niya kasi wala pala akong suot. As in completely naked. At nung time na na-realize kong wala akong suot, saka din umangat ng tingin si Jeff sa akin. And he smiled. Hi, sexy. He said in a very alluring voice. Napalunok ako noon. I covered my body with blanket. At aalisin ko na sana yung braso niya, pero lalo niya pang hinigpitan at inilapit niya pa ang katawan niya sa akin. What are you doing? I asked him with a terrified voice. Hanggang sa tuluyan na siyang umupo sa kama at hinatak yung kumot na nakatakip sa katawan ko. Natakot ako ng mga oras na yon sa ginawa niya. But I felt excited at the same time sa pwedeng gawin ni Jeff sa akin. Medyo na-el din ako ng mga oras na yon. Pero nasa isip ko, but he's my boyfriend's brother. Pero lasing siya. Lasing lang siya. Hanggang bigla siyang bumulong na ang swerte ni Utol sa katawan na to ah. At yun na. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pumatong na siya sa akin at wala na akong kawala. Mas nangibabaw ni sa akin yung excitement kesa sa kaba na nararamdaman ko kanina. Hinalikan niya ako.
At nung naramdaman niyang wala na akong pagpalag, ginawa na namin ang hindi dapat gawin. And lo and behold, mas masarap ang kambal ng boyfriend ko kaysa sa sarili kong boyfriend. Hanggang sa natapos na kami. At naulit pa ng naulit. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. At ramdam na ramdam ko na nag-e-enjoy talaga ako. Yung gabing yon, nasabi ko talaga sa sarili ko, ang sarap ng kambal ng boyfriend ko. Masama pa rin yung loob ko sa boyfriend ko kasi binitin niya ako. Kaya nakailang rounds kami ng araw na yon. At natagalan pa si Jed sa Rizal. Kaya nga nakadami kami. At pagkatapos nang makauwi na si Jed, kami naman yung gumawa ng milagro. Nakailan din kami noon bago ako talagang nanghina. And after that incident, madalas nang may nangyayari sa amin ni Jev. Pag minsan, napapaayaw niya ako sa sarili kong boyfriend. Kasi mas gusto ko na yung kambal niya. Wala eh. Mas masarap talaga yung kapatid niya. Sa ngayon, mananatili lang kaming ganito ng kambal niya. Fubo? Ewan ko. Hindi pa naman kami nahuhuli. At wala rin akong balak magpahuli. Siguro may isip ninyo, napakawalang kwenta kong babae. Pero wala eh. Masaya naman ako sa ginagawa ko. At mahal ko naman yung boyfriend ko. Mahal ko siya, pero mas masarap lang talaga sa kama yung kambal niya. Sana naiintindihan niyo ako. Secret file was shared to us by Ashley. Hindi lahat ng masarap, masaya, e tama na. Madalas, kung ano pa yung mahirap gawin, yun pa ang tama. Masasabi mo ba talagang mahal mo ang isang tao kung niloloko mo siya? Pagmamahal pa rin ba yun? Tunay mo bang mahal yung isang tao pero behind his back e nakikipag-tsuk-tsak-tsenes ka pala doon sa sarili niyang kapatid?
My God! What is the meaning of this? Actually, nasyosok po talaga ako ngayon. Gusto kong mabaliw. Oh my God. What's happening is this? Gusto kong matanggal yung ulo ko. Oo. Dito sa katawan ko. Ang sakit-sakit sa ulo nito. Nakakaloka. Bes, I would love to hear your comments, thoughts, suggestions, violent reactions. Kung meron kang comment for our secret file today, all you need to do is to send me a voice message. Hanapin mo yung Facebook page ko. That is Rakitera. R-A-Q-I-T-E-R-R-A. Click send message. Meron pong microphone icon na mag-a-appear sa inyong mobile screens. Just press it, hold it until matapos kang magsalita. 30 seconds is a maximum time for your voice messages. Aabangan ko po ang inyong mga VMs. You may also post on our social media accounts at Yes the Best Manila. Ayan, marami pong nagko-comment ngayon dito sa Facebook Live natin. Actually, naka 5,000 plus live viewers tayo kanina. Maraming salamat po sa inyong mga nanonood sa aming Facebook Live, kasi ibang level talaga eh, no? Kapag nakita ninyo dun sa Facebook Live namin yung caption na nakakasex ko ang kambal ng boyfriend, kaya mapanoorin natin to kasi ganon, SPG. Oh my God, what's happening is this? Nakakaloka, kaya maraming salamat po sa inyong lahat na nagko-comment. Keep on commenting, babasahin ko po yung mga messages ninyo. You may tweet us, Yes, the Best Manila Rakitera. Ayan. So, best, I gotta say BRB as in be right back. So, you are listening here at the Millennial's Choice 101.1. Yes, the best. This portion is brought to you by Sinong Nasyok? Diba? Sinong Nasyok? Ako syok na syok. Hindi ko pinakaya to. Parang ibang level yung syokness ko. Ikaw, Kiko Kalikot, na syok ka ba? Abigail Pulintan, ang kapal na mukha ni ate, proud pa siya. Dapat asin na ng kepias mo na may kasamang mga sile. Anna Rana, ay gusto ko yun. Gusto ko yung sinabi mo. Kung mahal mo, matuto kang makontento. Tama, diba? Pag mahal mong isang tao, makukontento ka. Diba? Madami kasing tao ngayon hindi marunong maging contented eh. Kakainis. Eto, Pau Manliklik. Ayan, hindi mo mahal ang boyfriend mo. Te, libog lang nararamdaman mo para sa kanya. Exactly. Libog lang yan. Nakakapanggigil si ate, sabi ni Marjorie. Ayan, sino ba yung sender na yan? Akong kakamot ng anes niyan. Gagamitan ko ng escoba yan ng matigil na po niya. Tera! Sige ko Kalikot, Gina G, no? Gigil na gigil. Ayan, kung nanggigigil po kayo, oo, sa secret file sender natin ngayon, ang gagawin nyo lang, i-angry face nyo po itong live video na to. Ayan, damihan nyo po yung angry face para malaman nyo talaga nanggigigil tayong lahat sa kanya. Nakakaloka. Normie Nera, hindi tama yung ginagawa niya. Kung mahal niya yung boyfriend niya, iniwasan niya dapat yung kate niya. Shomo! Biruin mo, dalawang hotdog, tinuhog niya si tinapay niya. Pwe. Actually, nakakaloka to. Yung parang, may self-respect ka ba? Diba? Yona Kasin, kainis talaga si ate girl, ang bad, bad, bad. Ayan, daming libog ni ate, mga 100. Daming libog ni ate, mga 100. Mark George Sanidad, kung mahal mo talaga yung boyfriend mo, bakit sa kambal pa niya? Kung mahal mo talaga siya, unang-una pa lang na may nangyari, hindi na naulit yun. Mm-mm. J.R. Rosal, makati talaga si girl, then ang kapal na mukha niya. OMG, what is the meaning of this? Ang kapal na mukha! Ayan. Aha. Sabi ni Wax Alquiros, wanted the GRO, baka trip niya. Ayan. JJ Gadia Constantino, makipag-iwalay na lang siya sa boyfriend niya at doon na lang siya sa kambal ng boyfriend niya. Arlene Costamiano, kung mahal mo ang isang tao, hindi mo lolokohin dahil ginagawa mo yan knowing na kambal pa ng boyfriend mo. Ang masasabi ko lang sa iyo ate, medyo itchy ka nga talaga. Ayan. Dama Senon,
yan. Hello. So, kung sino-sino lang talaga kumakaskas sa kanya, talo-talo na, kadiri ka, te. Ayaw kita i-judge, pero ginajudge na kita. Si Kiko Kalikot, nakakatuwa, no? Si Kiko Kalikot, alam ko, desenteng lalaki yan. Desente ka ba, Kiko? Paano, di ba, I know, naman, di ba, parang, pag ikaw ba lalaki, gugustuhin mo bang patusin yung ganung babae? Na parang may jowa, tapos inaano pa ng iba. Papayag ka ba nun na parang alam mong dalawa kayo sa buhay niya? Hindi ah, magkakasakit ka pa dyan. Oo, prone siya sa sakit niyan. Dandan Bilosis. Baka nagkamali siya ng hotdog na kinain. Kambal kasi eh. Ay, kung merong kambal pandesal, meron pong kambal hotdog. Nakakaloka. Neri Smith. Wala siyang respeto sa sarili. If she don't do that, if she do those things, ayan. Verdida Thes, wala na akong masay kay Grill. Sa kanila, sinira niya pati relasyon ng magkapatid. Alam mo, natatakot ako, baka biglang malaman, no? One day, malalaman yan. Ako, naniniwala ako na ang sikreto parang bilbil yan. Na kahit anong tago mo, lalabas at lalabas pa rin yung totoo. Diba? Unless, talagang kayong dalawa lang talaga yung makakaalam at wala naman kayo ibang ginagawa. Hindi nyo naman nilalagay ng action yung mga pinaggawa ninyo. Eh kaya alam may actions, ba? Diba? Tapos sa bahay pa mismo nila ginagawa. Paano mo natitiis yun, no? Yung parang tipong mismong kama ninyo ng boyfriend mo, kama ng boyfriend mo, ba? Diba? Tapos dun yung ginagawa yung mga himala. Parang wala ka bang konsensya? Ba? Diba? Wala ka bang respeto? Kahit respeto na lang, kahit wala nang pagmamahal, respeto na lang sa sarili at respeto sa jowa. Ano ba naman yan? Ba't may mga ganyang klaseng tao na grabe? Yes, the best. Hello. Mara Faye Rosel. Yeah, self-respect is one of the best thing na inuuna mo dapat sa sarili mo. Low DQ, sabi niya ni Jan Access sa Perelio. Ang lugares, magkaiba kaya yung hotdog ng magkambal. Sabi kapag may usok, may sunog. Yan. Okay sana yung aksidente, kaya lang wala eh. Kylie, ayan, walang sikretong hindi nabubunyag, ayan. Ali, Maxwell, sabi niya, ask ko daw si DJ Shy. Yung ano, gamot daw sa kate. Sabi ni Yes the Best Manila ni Kiko Kalikot, sa tingin mo best tender and juicy ba ang hotdog na kinain ni ate mong girl? Alam mo, actually pinaiksi ko yung story eh. Masyado pang maraming details doon sa secret file natin. About the, ano, the, yung sa Chukchak Chenis Tulang Dogech na detalye. And I don't wanna give the details, all the details, kasi sapat na malaman natin may nangyari sa kanila. Meron pa kasi, very detailed eh. Very detailed. Para siyang SPG. Pang Friday siya. Pero hindi, etong discussion na to, hindi pang Friday. Etong ano, discussion na to, talagang pang ano eh, alam mo yon, parang pang gusto mo manapak ng tao, you know? Parang sana pag sana yung mga ganyang klaseng tao, yung tipong nanluloko ng sarili nila ng mga ano, mga karelasyon, pag babae, sana yung sumasara bigla yung kepyas, no? Oo, yung sumasara tapos biglang parang hindi na bumubuka ganun. Yung tipong forever na siyang nakasara, 'di ba? Pag nagloko. Tapos para sa mga lalaki naman, sana yung mga hotdogs nila, pag nagsisinungaling sila or kapag may tinatapakan sila ibang tao, sana lumiliit, no? Hanggang sa talagang lumiit, yung tipong parang wala na talagang makita. Yung tipong wala na talagang ano, batuta. Ganun levels. Pag matitino? Pag matitino, o di ano lang, stay normal and ano lang, kumbaga, pagpatuloy lang po natin yung buhay. Diba? Sana ganun. Kakaloka. Corinne Enriquez, di ba siya natatakot if mabuntis siya? Hindi niya sure kung sino yung magiging ama. Oh my God, paano kung may ganung classic secret file? Oh my God, sendan mo po kami ng secret file mo part 2 pag buntis ka na. Diba? Pag buntis ka na, Ashley. Alam na diba? Dins. Sana. Wala eh, dummy account kasi yung ginamit. Ay, pag ganyan mga medyo. Diba? Baka nagsawa na sa hotdog ng boyfriend niya kaya kinain niya yung sa kambal niya. Iba. Iba talaga. Nakakaloka. Yes, the best, best. 101.1
And now we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky Terra. And this is Ashley's Secret File. Marami po ang nasyok ngayon sa Secret File. Gina G, as in gigil na gigil. Ayan, gusto na po ng iba na magsaboy po ng asin sa anes ng ating Secret File sender. Pero hindi po natin makasama siya ngayon kasi dummy account lang yung ginamit niya for sending her Secret File. So, di naman siya nagre-reply. So, pakinggan na po natin yung mga beshies natin out there na nag-comment for a Secret File today. So, let's listen to their voice messages. Eto na po, pakinggan natin ang voice message ni Ivan Ramos. Wait lang po. Po, ano, bigay niyo. Ayan na po, eto na po. Hello, DJ Rocky. Good morning, DJ Rocky Terra. Masasabi ko lang po, ano, bigay niyo po yung out nung gumawa. Papakita po natin yung tunay na sarap. Magandang umaga. Loko kayo? Oh my God. What's happening is this? Loko ka? Nako. Tunay na sarap-sarap ka dyan. Baka gusto mo, pasarapin ko rin yung tulog mo. Bibigwasan kita dyan. Kakaloka ka. Eto naman, John Paul Piano says. Hello po, DJ Rocky. Good morning. Good morning. Ang masasabi ko lang to sa sender, kung mahal niya po talaga yung boyfriend niya, eh dapat hindi na po siya nagpapakantot sa kambal nito. Dahil sana maiisip niya na yung mararamdaman ng boyfriend niya. At sana po maging mag-isip naman po siya sa mga ginagawa niya kasi maaari siyang mabuntis ng kambal ng boyfriend niya. Exactly. Yan lang po, salamat. Alam mo yon, kapag tunay mong mahal ang isang tao, you will be sensitive enough to your partner's feelings, 'di ba? Hindi ka gagawa ng isang aksyon o hindi ka gagawa ng isang bagay na maaaring makasakit sa partner mo intentionally. 'Di ba? There are some moments na unintentionally nasasaktan natin yung mga partners natin. But then again, eto bes, may choice ka talaga eh. Nakakaloka lang at hindi lang siya maaaring mabuntis, 'di ba? Pwede pa siyang magkaroon ng sakit. We'll never know kasi meron siyang multiple partners and we'll never know, baka hindi lang yung kapatid, 'di ba? Hindi lang sa kapatid siya nagpapakamot. We'll never know, pero we don't really want to judge you, pero ngayon gina-judge ka na namin. Oh my God. What's happening is this? Here is Christian Raquel's voice message. Good morning, DJ Rocky. Ang masasabi ko lang dun kay Ashley, ano sabi niya, mahal niya daw yung boyfriend niya. Mm-hmm. Pero yung kapatid ng boyfriend niya, mas masarap daw sa kama. Mm-hmm. Ululog kami. Ano, tawag dito, hindi mo mahal yung boyfriend mo, huwag ka magpaka-ipokrita. Hindi mo mahal yan kasi unang-una pa lang, hindi ka gagawa ng bagay na ikakagalit niya kung talagang mahal mo boyfriend mo. Mm-hmm. Yun lang ha. Tsaka, hanggat maaga pa, patayin mo na yung apoy hanggat usok pa lang. Mm-hmm. Yun lang ha. Tsaka, wag, ano, basta ayusin niyo yan. Ayusin niyo. Ayoko na. Yun lang po, hindi ko kinaya yung kwento eh. Bye-bye, DJ Rocky. Thank you. Maraming salamat sa iyong comment. Mariel Cristobal says, hi, my love, DJ Rocky. Okay naman yan, ate. Masarap talaga yan. Aso nga lang, walang sekretong hindi nabubunyag. Tama. Kaya dapat, tigilan mo na yan. Exactly. Hindi pa nalalaman ng boyfriend mo kung talagang mahal mo siya. Mm-mm. Good morning, my love, DJ Rocky. Tama. Alam mo, doon ako naniniwala na ang sikreto parang bilbil po yan. Na kahit anong tago mo, lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Oh my God! What's happening is this? Mm-mm. And you know what? Honesty is the highest form of respect. So bottom line here is that you don't respect your partner and you don't respect yourself. Eto, pakinggan natin ang voice message ni Andrew Luna. Hi, DJ Rocky. Hello. Para po sa akin, oo, mali yun. Tsaka may karma talaga yung kapalit, mm-mm, ate girl. Pero kung masaya ka dyan, mm-mm, at tsaka wala naman kaming magagawa tungkol doon, ngayon, sa ngayon, make sure muna na hindi ka mahuhuli. Pero, mm-hmm,
mag-ready ka para sa karma. Yun lang. Thank you. Ayan. Thank you. Alam mo, no, masaya ka dyan eh. Sabi nung, ano, nung nag-comment, ano, masaya ka dyan eh. Wala naman kami magagawa kung yan yung gusto mo. Basta maghanda ka na lang sa karma. Actually, ganun naman talaga eh, di ba? Kung ano man yan desisyon na tinatahak mo at kung ano man yan direksyon ng buhay na gusto mong tahakin, di ba? Edi face the consequences of your actions. So, just be ready na anytime soon pwedeng mawala yung boyfriend mo sa piling mo. Mawawalan siya ng tiwala sa'yo, mawawalan siya ng respeto. At masisira yung relationship nila ng kapatid niya. Pakinggan naman natin ang voice message ni Celeste Parco. Ay nako, napakahilig niyang yung letter sender na yan. Grabe siya oh. Ayan, napakahilig daw po nung secret file sender. Gusto daw niyang ano, manapak actually. Mark Canapi says... Okay, masasabi ko lang po dun sa sender na sana makontento siya sa kung anong meron siya, hindi yun lang gagamit pa siya ng iba. Tama. Kasi kung mahal niya talaga yung boyfriend niya, hindi niya gagawin yun. Mm. Siguro, puso naman ang maghintay, di ba? Yun lang po, thank you. Salamat. Alam mo, yung nag-message na yun, ano, he's a first time, first time niya pong mag-message sa akin sa Facebook. So, thank you so much sa lahat po ng mga first time na nag-message sa akin ngayong araw na to. Maraming salamat. Welcome to Secret Files. At maraming salamat po sa inyong lahat. Boa Humuad says... Kasi si Madam magiganda pag nabitin, grabe. Kambal pa talaga. Exactly. Just that. Okay lang sana kung kunyari lasing siya tapos nagkamali yung isa tapos hindi niya talaga namukhaan na ay shit, hindi ko pala boyfriend to. Pero hindi, alam niya in the get-go na kambal ng boyfriend niya yung katabi niya and then she went on. Pero yung the fact na ulit-ulitin nila at tapos I mean, after niyang mag-cheat sa boyfriend niya, nakipag-chuk-chuk Chinese ko siya sa boyfriend niya. I just don't know about how the boyfriend would treat her after and then the family kasi pamilya-pamilya na yung ginawa niya ng kalokohan. Eh. Exactly. Tama. Diba, pamilya-pamilya na yung ginawa niya ng kalokohan. Diba? Ay, hindi ko alam kung may konsensya ba yung ganitong klaseng tao o feeling niya talaga tama lang yung ginagawa niya kasi hindi naman siya mapapahuli. Wency says from Twitter, sabi, hello pa, shoutout po kami. Papunta po kaming QC. Grabe. Mellow Felix Gem Wency. Jennifer Aquino, yung caption pa lang, sobrang sakit na. Parang hindi ko po talaga kayong pakinggan lahat. Sabi naman ni XX Edward, mahal tapos kumakati sa iba. What if mabaligtad yung nangyari? Gawin rin sa kanya ni Jed yun. Gigil yan, Bess. Joey Misa says, lo, ang harot ni ate. Huwag mong sabihin sa amin na mahal mo si Jed kung nagagawa mo siyang hindi respetuhin bilang tao o boyfriend mo. Walang relasyong panghabang buhay kung may malalanding na bubuhay. Tama! Sabi niya pa, huwag kang pakampate, soon mabubunyag yan. Tindi ka pa sa higad, digital na ang karma. Girlie says, tubuan ka sana ng hiya sa katawan at konsensya sa katawan. Kaya nasisira yung imahe ng mababait na babae dahil sa katulad mong babae ka. Inasmuch, ayan. Anna says, it's a way of cheating. OMG, stop it, ate girl. Kahit sa ang angulo tingnan, mali ang ginagawa mo. Likes Palabelio says, hi, sana hindi ka nalang nag-commit para pwede ka lumande kahit kanino mo gusto. Karma, big time kayo niya ni Kuyang Kambal. Antay ka lang, kainis. Mga higad sa mundo, dumadami. From Facebook Live, sabi ni Angie Madelo, nakakagigil ang harot mo, ate. Paolo Acelajado says, kung ako sa'yo, ate, pag-usapan niyo yan ni Jed, parang utot yan. Kahit itago mo, sisingaw at sisingaw yan. Gladys Bantayan, very wrong, ate girl. Hindi gawain yan ng matitinong babae. At huwag mong gawing basehan ng sex para lang masatisfy ang relasyon nyo. Kung gusto mo ng maayos at matinong relasyon, umayos ka, baguhin mo ang mindset mo. Ayan, sabi ni Nerfa Vargas, ang mali ay mali. Paano kung sa'yo ginawa ng boyfriend mo yan? Kung mahal mo talaga ang boyfriend mo, hindi mo yan gagawin. Do not commit adultery. Ayan, maawa ka sa boyfriend mo. Ryan Mangulabanan, Makati lang po talaga ng karelasyon ng kambal na yan. Hindi po namin naranasan yung ganyan kasi kambal, may kambal din po ako. Ay, taray, paswerte ka kasi hindi mo naranasan yan. Pero malay mo, hindi lang nabubunyag ang sekret. Oh my God! What's happening is this? Ay nako. Oy, Van Mercy ha. Ano naman yung mga nilik na comment mo dito sa Facebook Live? Ganyan kayong mga babae ha.
Wait lang, sabi ni Kiko Kalikot, parang pamilyar sa akin ang pangalan at takbo ng kwento niyan. Baka kilala ko. Talaga, Kiko Kalikot, hindi ko alam eh. May nag-share lang sa akin ito. So, I really don't know kung kanino po itong secret file na to. Hopefully, yung dummy account niya may mag-reply po doon. So, anyway, I've researched so much about it. Pero wala po akong nakita. Kasi normally, kapag may nagsisend sa akin secret file, biniverify ko. Tinitingnan ko yung mga pictures nila. Okay, nisa ko ng very light. Kasi gusto kong kunin yung contact number just in case na meron po akong katanungan. But then again, wala, dummy account lang. It's a very serious matter. And siguro ayaw niya rin talaga mabunyag yung sikreto niya. Kaya nga, secret file, diba? But then again, nag-share ka ng secret file mo dito sa programang ito. So, basically, meron kaming sasabihin na hindi mga magaganda at hindi papabor sa'yo. So, para sa'yo, Best Ashley, narinig mo naman ang sambayan ng Pilipino, diba? Marami pong naiinis sa'yo, nanggigigil sa'yo. Actually, nababahiran mo talaga ng hindi maganda ang imahe ng mga kababaihan ngayon, diba? Alam nyo, kung hindi nyo po talaga kayang magpaka-faithful, loyal, at committed, utang na loob, huwag na kayong makipagrelasyon. It's gonna be unfair to your partner. Ay, nakakainis, no? Nakakainis lang isipin na may mga tao talagang pinipili yung sarap kesa sa hirap. Sasabihin nilang mahal nila yung isang tao, pero hanggang salita lang, diba? Kumusta naman yung mga gawa mo? Naipaparamdam mo ba talaga na mahal mo ang isang tao? Kasi kung talagang gusto mong iparamdam at talagang consistent at committed ka sa partner mo, Bes, yung pagiging loyal, faithful, committed, kahit mahirap yan gawin paminsan at kahit nakakatukso yung mga ibang tao dahil mas hot sila, mas masarap sila kaysa sa jowa mo, pipigilan mo yung sarili mo. Kasi ganun talaga ang tunay na pag-ibig. Meron kang choice lumande pero hindi ka nalang lalande kasi mahal mo ang isang tao. At ayaw mo siyang gumawa ng isang bagay na makakasakit dito sa kanya. Kaya ikaw, Best Ashley, actually, naiinis ako. Wala kang hiya eh. Bukod doon, wala kang respeto, wala kang sense of commitment sa partner mo. Alam mo kung anong meron ka? Meron kang libog. Oh my God! What's happening is this? Meron ka nun, Bes. Oo, yung tinapay na pwedeng ipakain kahit kanino man, diba? Ano ka ba? Karinderya ka ba? Bukas 24 oras? Oh my God! What's happening is this? Eh, mahal mo pala partner mo eh. Sabi mo, mahal mo. Eh, bakit mo niloloko? Bakit nagpapagalaw ka sa sariling kambal ng boyfriend mo? Bakit mo lolokohin ang isang tao walang ibang ginawa kundi mahalin ka? Bakit mo lolokohin ang isang tao na walang ibang ginawa kundi maging mabuting tao sa'yo? If you are claiming that you love this person, if you are claiming that you love Jed, think again. Maybe not really. Because a real woman never hurts a man. Actually, gusto ko itang hilain eh. Oh, gusto kong hilain yung hair mo, di ba? I-donate natin yan. Hanggang sa matanggal yung buhok mo, donate natin sa may mga cancer, di ba? Oh my God! What's happening is this? So, pinasok mo itong sitwasyon na to, di ba? You just have to face the consequences of your actions. Kung dito ka nag-enjoy, masaya ka dito, and you don't feel guilty about it, wala kang konsensya about it, Bes, you need to face the consequences of your actions. So, just be ready and just be prepared that anytime soon, kapag nalaman ng boyfriend mo to, eh, wala na. Wala na kayo, diba? Unless tanga-tanga tong boyfriend mo, diba? At kayo pa rin, diba? In the end, patawarin ka, and so on and so forth, okay lang sa kanya, diba? So, yun. Pinasok mo to, and you just have to be ready sa mga consequences ng actions mo. And, most importantly, sana ma-realize mo in God's perfect timing, at sana ngayon na nga eh, di ba? Na respetuhin mo naman sana yung sarili mo. Kasi actually, it's a reflection of your character eh. Yung mga actions mo ngayon, those are reflection of your own character. So,
yung ano, pakikipag-sex mo dyan sa kambal ng boyfriend mo, bes. It's a reflection of your character. Na isa ka palang babae na pwedeng pumatong o pwede palang magpapatong sa dalawang lalaki kahit na committed na. Show some decency. Show some respect for yourself. Yung respeto sa sarili, hindi yan natuturo ng ibang tao. Hindi yan na ituturo ng doktor, hindi yan na ipapagamot. Sarili mo lang ang makakatulong sa'yo. If you really respect yourself, bes, you will be only committed to one partner. And you will only give yourself to the person you love. Hindi dahil sa tawag lang ng laman. Hindi porke masarap, hindi porke masaya, tama na. Because love is all about making sacrifices. Yung tipong kahit marami pong nakahubad na mga lalaki sa harapan mo, diba? Kahit si Papa Pipa yan, si Paolo Blino, diba? O kaya naman si, si Chris Evans, si Captain America, diba? Si Thor, ayan, lahat ng Marvel heroes, diba? Lahat yan, kung ano, nakatopless sa harap mo. Kahit na ganyan pa sila, diba? O kayo, may suot-suot lang sila na brief, diba? Ayoko sana imagine, pero bigla na imagine ko. Wait lang, diba? O kaya, parang may fashion show dyan sa harap mo, diba? Kahit marami pang lalaking nakahubad dyan sa harap mo at nag-aaya sa'yo, diba? Kahit alam mong masarap, pipiliin mo pa rin yung tama. Because love, true love, is all about making sacrifices. And if you truly love and respect your partner, being loyal, faithful, and committed is easy. Kahit alam mong masarap, doon ka pa rin sa hirap. Ang tukso kasi, nakakaloko yan, di ba? Paniniwalain ka na masarap ang hindi mo na alam, nawawala na yung bagay na tunay na mahalaga talaga sa'yo. And you know what? Ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao ay yung character. Your character. Your own character. Yung character mo ba ngayon, are you gonna be proud? Kapag nagkaroon ko ng mga anak na, oy, ganito ako dati, ganito ako, di ba? Kaya, gusto mo ba yun? Special talent mo, kaya ko pong pumatong sa kambal, di ba? Kaya ko pong mapag-chuk-chuk-chene sa kambal, magkakambal, di ba? Di sana nagdaano na lang kayo, three, sham-sham-sham-sham, gano'n. Oh my God! What's happening is this? Di ba? Ay, nako. So, anyway, bes, sana... you revisit your idea about relationships, and hopefully you also revisit your idea or perception about true love. Tandaan mo, girl, meron tayong tinatawag na babaeng pangkama at babaeng pangartal, altar rather. You need to know the difference between the both of those mentioned lines. Nag-English pa kasi, hindi naman pala kaya. Wait lang. Oh my God. Wait lang. What's happening is this? Naba, seryoso na ako eh. Wait lang ah. Ulitin natin. Take two. Okay. Babaeng pangkama or babaeng pangaltar. You need to know the difference. Mag-isip-isip kang maigi. You need to choose kung ano ka ba talaga. Babaeng pangkama ka o babaeng pangaltar. Your boyfriend deserves the best. At baka hindi ikaw yun. Dahil sa ginagawa mo ngayon. So, ayun lang, bes. I hope matauhan ka na. Show some decency, love for yourself. And eventually, kapag talagang gusto mo nang magsabi ng totoo at ipagtapat to, kung nakokonsensya ka na guilty ka na, and so on and so forth, utang na loob, face the consequences of your actions and tell the truth sa iyong boyfriend.
At kung nahuli ka, di sabihin mo na yung totoo, wag ka na magpaligoy pa, di ba natukso ka, ganyan-ganyan, masarap kasi siya, ganyan. Tapos kapag binreakan ka, o di ba bay na, hanap na lang ng iba, ganyan. Magpakatino ka na, di ba? Kung gusto mo ng matinong relasyon, gusto mo ng maayos na relasyon, magpakatino ka. Kung hindi po kayang maging loyal, faithful, committed, wag na kayong makipagrelasyon. Yun lang, period. Ayan. Sa mga best ko po out there na makakate, utang na loob, maligo na lang po araw-araw. Oh my God! What's happening is this? Diba? Yun na lang, maligo na lang. O kaya na lang, kung gusto nyo pong magpakamot, no? Kapag nangangati kayo, ayan, gasgas o kaskas nyo po sa pader, ayan. O kaya may binibili ngayon yung ano, yung mga sabon-sabon, diba? Gamit ka kasi ng mga sabon-sabon paminsan, di ba? Hilod-hilod din pag may time, di ba? Gamitin mo yung bato na galing sa dagat, yan. O kaya coral reef, yan. Diba? Yung po yung gasgas mo dyan, ikaskas mo, baka sakali lang, di ba? Pati libag matanggal, di ba? Hindi lang libag yung natanggal, pati libog natanggal. Oh, mga ganern! Ay, nako. Sa mga best ko out there na gusto mag-send na kanilang secrets, ayan, all you need to do is to send me a message on an email rather, rakitera@gmail.com. Ayan. Sa mga best ko po out there na nanonood pa rin sa aming Facebook Live, maraming salamat po sa inyong lahat. Live pa rin po tayo sa Facebook page ng Yes, the Best Manila na may over 2.5 million followers. Thank you so much. So, it's the best. I gotta say, BRB as in be right back. You are listening here at the Millennial's Toys 101.1. Yes, yes, yes. The best, the best, the best, the best, the best. This is Ashley's Secret. Cactus gamitin daw, sabi. Joel Panganiban, hello. Dave Mark De Los Reyes, hello po. MJ Cliamor, ayan. Sana tubuan ng nanay yung anes ng babae na yan. Ayan. Gusto ko yung tubuan sana ng ano, nana. Dasal lang po kulang dyan. Ayan. Masarap daw kasi ang bawal. Talaga ba? Masarap yung bawal. Sabagay, masarap kumain ng pork. Diba, masarap kumain ng mga, ano yun, yung mga matatabang mamantika. Food, yung mga mamantika, yes. Ganun. Sobrang, in fairness, masarap po talagang kumain ng mga ganun. Uh-huh. Yung, makakain ka ng ano, mga talagang delicious food, diba? Pag may hirap, may ano talaga, hirap talaga. Hardcore talaga. Pero kung gusto mo na ano, parang pagda-diet kasi yan eh, diba? Yung pag, pakikipag-relasyon, parang pagda-diet lang din yan. Or yung pag-achieve mo ng goal na magpapayat ka. So if you really wanna be payat, diba? You need to discipline yourself. You need to be disciplined. So parang sa relasyon, if you really want that person to be in your life, diba? For the rest of your lives, diba? Gusto nyo magsama kayo to stay together for the rest of your lives. You need to work it out. You need to work out. You need to work things out. Diba? Like, you need to be disciplined. Kailangan, kahit na maraming tukso sa paligid, diba? Kahit na hirap ka na, lalabanan mo. Cause, ayaw mong isacrifice yung lifetime happiness mo in with a parang 5-minute ano, pleasure, diba? Pipili ka talaga dun sa dalawa eh. Do you want to choose lifetime of pain or 5 minutes of pleasure? Ite-trade mo ba yung lifetime of pain na yon dun sa 5 minutes of pleasure? Di naman, diba? Mary Joy Matias, Ate Rocky, can you show your OOTD? Ana Kanko, hello. Paula Salihado, communication is a must kasi pag nawala yan, mabilis mananawa ang tao. Joe Razos, pwede naman kasing hiluri ng bato. Evelyn, John Mark Deligero, hello. Joel Panganiban, hatid kita mamaya. Ayan. John Rex Acob, Tyrone Calias, Range Tejada, JK Lapak, ayan. Lea Soriao, nakikinig ako dito sa Guangzhou, China. Hello. Maria Fe Pakaira, John Rex Acob, hello. Shasha Magbanwa, Cruz Jomar, hello. Riza Alcala, Baby Dawn, pa-shoutout daw, hello. Rose Ann Simbulan, pag ayaw may dahilan, pag gusto maraming paraan. Mark Carido, Datoy, don't worry if it
ask for your card because it's the only way to validate your identity and verify your age. Ano to? 100% free. Ano yan? Meron, may tinitinda po sa page namin. Ginawang business. Ginawang pang business yung page namin. Arnel Alingan, hello. Michael Gumiran, Von Eric Evans. Iyak, hindi ko nasubaybayan. Jekyll Larpak, hello. Lots of love. Hi po, ang ganda. M.M. Mendres. Chai Chai from US. Saray. Lori Iglesia, hello bunso. Out here in Taiwan. Maisi Chan, ingat ka dyan. Kevin Ganyola, Reynel Ricalde, Alex Arabit, hello. Peace Charmy, Soroberano, Hamil Tukilio. Ayan, papakita ko yung OOTD ko para masaya tayo lahat. Ouch! Para ko teacher actually. Hindi na butas yung kilikili ko. Simple lang tayo. Simplehan lang natin today, guys. Wait lang. Aray! Ang sakit na na. Hello. Diba? Nag-beach po ako. Ala, ang payat ko na talaga! No? Sa angulo lang ba yan? Sa hair ko lang ba? Ang payat ko na, guys! Oh, look, oo. Oh, oh. Wala na ako dyan. Diba? Oh. Oh, aray! Ouch, let's go. Sino ba naman kasi nagsabi mo swimming tayo ng mga nakarang araw? Oh, no, ang payat ko na! I love it! Ang payat ko na! Ang payat ko na! May tatlong bibi akong nakita. Mataba, mapayat, mga bibi. Ano yun? Yung si Jessie ng Full House. Ano na nga yun? Si Mama Bear ay ma... Ano? Si Papa Bear ay ma... Si Baby Bear. Eh, napakalisi. Ah, ganun pa rin. Okay. Ganun ba yan? Ganun yun, ah. Okay. Si Mama Bear ay maganda. Si Papa Bear ay malakas. Si Baby Bear ay napakalisi. Tingnan mo. Tingnan mo. Ang saya nila. Ha? Ah? Ang gobo ni Rico Panyero, guys. No? Ay, wala tayong tugtog. Oh my God, wait lang. Okay, thank you. Uy, thank you, ah. Sa Rico, makilang minuto. Ilang segundo? 30 seconds. 10 seconds. Yung parang sabi niya, wala. Akala ko nung hinahanap mo. Okay guys, so nag-dead air po kami ng mga 10 segundo dahil sa kalokohan ko na nandito ngayon. Wala akong kasalanan, guys. Pero ang payat ko na, diba? Napakaliksi. Napakaliksi. Pero ang payat ko nga! Ang payat kong tingnan! Wala na video dito, ma'am. Oo. Pero in fair, nagkakakain ako dito mo nakarang araw. Diba? Jody Agay. Hi, Jody! Wag niyong tingnan ang ano, ang legs ko talaga, hindi na yan magbabago kahit anong gawin ko. Nangitim pa lalo kasi ano, nag-beach kami nitong nakaraan. Sobrang ano, sobrang tirik nung araw. So wala, nangitim din ako. Paano po ako pumayat? Kasi nga 'di ba nag-exercise. Ganyan. Diba? Tapos pero kumakain ako nitong mga nakarang araw. Kumain na ako kahapon ng ano yung kanin. So, basta wag mo, pag ano, kapag nagugutom ka, basta unahin mo, uminom ka muna ng maraming tubig. Tapos uminom ng maraming tubig, tsaka kumain. Kasi parang makakaramdam ka na your, ano, your food intake is already enough. So, parang, yun. Tapos, hindi po ako masyado nag-chocolate itong mga nakarang araw. Hindi katulad dati na parang nag-chocolate ako mga ano, kaya ako umubos ng isang pack ng chocolate sa isang araw. Alam nyo ba yun, guys? Kaya akong umubos talaga, promise. Kaya akong kumain ng Ferrero na isang box na isang araw. Hindi po yung tatlong piraso, yung mga 9 pieces po. Yung mga ganung level. Yung pwede pa kayo 12 pieces eh. Ganun. Ganun po akong ka-addict sa chocolate. So, ginagawa ko siyang breakfast, lunch, ayan. Tapos,
dinner. Kasi yung mga Team Rocketeers, ano, lagi sila nagbibigay ng chocolate. Team PPG, yan. So, lagi sila nagbibigay ng chocolate. So, marami akong iniimbak po na chocolate sa sasakyan. So, dun sa sasakyan, meron akong Tupperware na mga ganito. Ganyan, ganyan. Nandun lahat ng mga food ko. So, may biscuit ako dun. Actually, pwede ako magtinda. Oo, pwede. May food, may biscuit ako, may chocolate ako, may kape ako dun. Diba? So, completos Recados po yun. Wala lang ako dun, medyo chichirya. Pero chocolate meron ako dun. Tapos, mga biscuit. Pero dati yon. Ngayon, puro biscuit na lang. Ayan. Mga fit na, ano, mga pagkapagkain. So, yun. Eh, biruin mo, diba? Pagpasok ko ba naman ng opisina, wala pang laman yung chan ko. O, kuha na lang ako doon ng food, tapos kain ako chocolate. Sarap, diba? Eh, diba, once you pop, you can't stop. Diba? Ganun yun, diba? Pag masarap, sobrang sarap, hindi mo na mapipigilan talaga. So, yun. Nakakadami ako ng chocolate sa umaga pa lang. Kaya paminsan, diba, halataan ninyo, medyo piniplema-plema ako pagdating galing, ano, galing park. Ayan. Hello kay Jerson Calvo, Ruben Concepcion, Jerome Malonga, Aljo Ramos, Shasha Magbanwa. Ayan. Thank you. Rusty Lopez. Ayan. Verhel Hanginon. Pa-shoutout naman daw. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, yun. Simplehan lang po natin. Huwag tayong kumain masyado ng maraming chocolates. Iwasan natin yung mga tukso sa paligid. Ayan. Iwasan po natin yung mga nakakatabang pagkain. Ayan. So, yun. Tapos ano, eat healthy pa rin. Gulay, ayan, chicken, fish, ayan. Tapos fruits, ayan. Although hindi ako mahilig sa fruits, pero kumakain naman ako ng mga, ano, apple, ayan. Tapos, exercise. Pero nitong mga nakaraan, hindi ako nakapag-exercise. So, kahapon siya ka ngayon. Kasi kahapon, nag-half day lang ako kasi masakit yung katawan ko talaga. As in, sobrang sakit. Balakang ko, yung ganito ko, ang sakit. Kasi nga, Friday nag-badminton ako ng gabi. Sabado, nag-bike ako tapos nag-badminton pa kami ni Julian. Tapos Sunday, nag-swimming ako, guys. Swimming dun sa may inflatable island PH. Ilang beses ako nahulog. Tapos, di ba yung ano pa dun? Yung meron pa mga obstacles. So, grabe. Sobrang grabe. Mag-shomba ka. Mag-zumba ako para lumiit eye bags ko. Kaya yung eye bag ko daw, need na daw mag-jogging. Ganun talaga, bes. You can't have it all. Diba? Ganun talaga. Laki ng eye bag ko nga. No? Ayun, so, thank you so much, guys. Ha. I hope you had a great time with me. Please do not forget to like our social media accounts. Yes, the best Manila. Follow nyo ako. Like nyo yung page ko, Rocketera. Ayan. So, right now, I have... Wait lang. Ilan ba followers ko? Meron akong 358,000 likes. Hopefully, by the... Huwag ka na magalit. Dito ka na. Ano, hopefully, by the end of this year, maka 500,000 likes po ako. Yun po ang pangarap ko sa buhay, maka 500,000 likes this year. Or kung pwede nga 1 million, diba? Pero dun muna tayo sa makatotohanan. Kasi huwag tayo mag-expect ng sobra-sobra. Kasi pag nag-expect tayo ng sobra, nasasaktan tayo ng todo. So, dun lang tayo sa makatotohanan. So, 500,000 likes po sana. By the end of this year, sa Facebook page ko, Rocketera. So, like nyo na, guys. Tapos sa Instagram ko, I have 42.2 followers. So, please, follow nyo na ako doon. Ayan. Promise ko sa inyo, marami akong mga updates dyan. Lalo na sa stories ko. Tapos, tweet me or Twitter, follow nyo ako. Ayan. May 20,000 plus followers ako dyan. So, maraming salamat, guys! Ang hindi po sa amin mag-like, comment, and share, lalo-lalo na tong video na to, mangyayari sa kanila yung nangyayari ngayon. Oo, yung mangyayari sa inyo itong ganito. Yung tipong nandiyowa kayo. Kasi hindi mo alam. Yung kapatid mo pala. Inaano na niya. Charot! Ay, joke lang yun. Ayan. So, guys, ayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Aha. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ayan, thank you. Please like, comment, and share this video. Ang hindi mag-like and share this video, magkakanana sa Anenzo. Ayan, so guys, thank you so much. I love you all from the bottom of my heart. Share our videos, Yes the Best Manila. Subscribe na po kayo sa YouTube account namin, Yes the Best Manila. Download muna yung official mobile app namin. Kaya kahit wala kang Facebook, kahit nag-Twitter ka lang, ayan, download muna yung app namin kasi doon maraming updates ng Secret File. So mapaparoon mo doon lahat ng previous episodes of Secret File. And
Once again, nakasama niyo po si DJ Rakatera. And you're watching here live na live sa 101.1. Yes, the best. Bye guys, love you all. Bye-bye. Sexy ko na talaga. Yes, the best.